Sir Raul, uuwi lang ng bahay. 10 p.m. na, start na, sabi nga ni RBB. Habang tayo ay kumakain ng... Wala nyo ako na pagkain ko. Kumakain po ba kayo nito, mga amigo? Kumakain ba? Anong siya? Ano, chow agad? Nagpapaalam na agad. Kumakain po ba kayo ng paanang manok? Sa pagkain ko, mga amigo. Wala nyo. Charan! Pambota. Pambota ni... Buti kayo mga amigo. Ito. Iba lang akong magla-lunch. At ang ulam namin ito. Salamat kay ano. Ayan, merong si Christina Tanael Prampayatas daw. Good morning. Good evening. Oo ko. Sabi nila ni Lark, pambota komida Afrikana. Ayan po. Sobrang ano, sobrang sarap. Nilagyan po, alam nyo, ito ang pambota na mayroong talong at nilagyan nila ng ulan yung dahon. Nilagyan nila ng nilagyan nila ng kangkong. So, pasensya, kumakain pa lang po ako. So, kumusta po ba kayo? Ayan, bago po tayo mag-vlog, bago tayo pumunta kila Tia Elsa at kila sa amin namin na waka-waka. Hinahati ko yung oras minsan. Ang ginagawa ko, nagpupunta ako ng isang oras kila waka-waka, tapos kila Chamame hanggang gabi na. So, sipagan po natin mga amigo. Dahil marami tayong kailangan tulungan. Kailangan masipag mag-vlog. So, alam niyo po kahapon ay sobrang saya ko dahil labang ako ay nanonood ng isang vlog ay meron tayong may nag-comment pala sa video. Ang sabing ganun ay sabi sa akin, Kuya Raul, number 4 ka. Number 4 ka. So, number 4 daw po tayo sa views ngayong nung nakaraang June. Sa buong Pilipinas po, sa mga charity vlog. So, sobrang tuwang-tuwa ako at ako'y mangiyak-ngiyak pa. Hindi na mangiyak-ngiyak. Mas lalo akong nai-inspire. Mas lalo akong natutuwa na magagawa ng video na minsan eh malungkot, minsan ay may problema, minsan ay masaya, minsan ay totoong buhay dito sa Equatorial Guinea. So ayun po, alam nyo, eto nakita ko siya, sabi ko hindi ako pwedeng tumigil, sabi ko hindi ako pwedeng tumigil kasi bukod sa marami tayong kailangang bayaran monthly. Oh, kailangan ba, kumbaga, habang, yun naman talaga ang totoo, habang dumadami ang sahod sa YouTube, mas dumadami po ang ating kailangang gastusan. Yun ang katotohanan ng buhay. Mas malaki ang sahod, mas malaki ang mga bills. So sabi ko, eto ha, nakalagay kasi dito, top 8 charity vloggers with highest views for the June 2023. So, ang nangunguna, siyempre, si PB, si Pugong Biyahero, grabe, 62 million views. mapapasana all ka na lang. Tapos, kay Kalinga Prab, 36 million. And then, yung Bemax TV, 26 million views. And then ang ating video, ating channel po na Pinoy Equatorial Guinea ay nag number 4 po. So ako yung masayang-masaya nung nalaman ko 16 million views po. Grabe, iniisip ko sino 16 million views na nanood sa ating nakaraang buwan. Doon pa lang sobrang napapaisip ako. Sabi ko, grabe ang pagmamahal natin sa atin ng mga Pilipino, 'di ba? Kahit ang nationality yung kasama natin sa video, andoon pa rin kayo at nanonood. Tapos, ang susunod po doon si Kuya Balma Santos Matubang na 9, halos kalahati po, 9 million views. Tapos si Tekram, si Kuya Tekram, 8 million views. Si Roel Malalag, 8 million views. Tapos si Kabisnes Official, 5 million views.
So grabe, sabi ko, saan ko kinuha yung 16 million views na yon? And then habang ako ay nakahiga at nagbumukas mag habang ako ay nakahiga at kagabi, sabi ko, iniisip ko, sabi ko, 16 million views, parang hindi ako makapaniwala na ganoon yung nanood nung last June. And sabi ko, actually, kahapon po, aminin ko sa inyo, hindi po ako nag-vlog, nasa bahay lang ako. Dahil na, siyempre, kahit nag-aral tayo ng dermatologist sa mga dermatologist, minsan maapektuhan ka sa mga comment. Pero after nun, marirealize mo na yung mga ganong bagay na mga negative comment, yun yung magpapalakas sa'yo para gumawa pa ng mas maganda, mas maraming video. So sabi ko, kahapon, maghapon, mula umaga, masaktang ulo ko, tapos live lang ako, kasama ko si Aya. After noon, hindi na ako nakapag-vlog. Tinawagan ko lang si Chamame. Actually, nilakad kami si Chamame noon. Eh, sabi ko, Chamame, hindi ko kayang umalis ngayong araw. Gusto ko lang magpahinga. So, nagpahinga lang ako hanggang gabi. Tapos habang nanonood ako, may nabasa ako comment doon na number 4. Doon po tayo. And then, after noon, habang nakahiga ako, na-realize ko na parang may drama na naganap. Yung kapag na kayo tumutuloy yung luha ko. Oo. Hindi mo tumutuloy yung luha ko. Sabi ko nga, grabe ka ako, 16 million views. Sabi ko, paano nagkaroon ng ganong klase? So, ang hindi naman marami yung views natin, di ba? Minsan, kung ikukumpara sa iba, ha? Sobrang hindi, pagka pagsama-sama, tsaka dumadami, o ganun. Kumbaga, sabi ko, kailangan masipag-sipagan ko pa, ganun. So, alam nyo, sa isang araw talaga, gumagawa ako ng, sa mga lolas, gumagawa ako ng 2 video per day, tapos kay Chamame, 2 videos, kay Waka Waka, ayan, isa, ganun. Tapos, delima na yon, tapos ipapalabas ko yung 3, merong reservang 2. So, sabi ko, Lord, bigyan nyo ako ng strength para makagawa ng mas maraming video at mas magandang video. Na totoo, sabi ko ganun, sabi ko sa Lord. Tapos, habang ganun, ayun, sobrang ano lang ako, natutuwa lang ako at mas nabibigyan ng ano ng pansin yung video natin. So, syempre ayaw akong magdrama ngayon. Pero sobrang saya ko po, amigo, dahil hindi ko naisip na magkakaganon po. For the month of June, isipin niyo po, number 4 po tayo, grabe 'yon, 'di ba? Sa buong Pilipinas, ilan po ang mga nagba-vlog sa Pilipinas, 'di ba? Sobrang dami. Lahat nga yata nagre-reels na. Aminin nyo, sino ang hindi nagre-reels ngayon? Oo nga. Sabi nga ni Kuya, kulang ang 3 million 3 videos per day. Actually, opo, sinisikap ko talaga na magkaroon ng maraming video. So, kung hindi niyo po alam kung paano paspasang video na ginagawa ko, lalo-lalo na sa mga lola. So, minsan uwi ako dito ng alas 12, 12 to 1. Isang oras, 2 video na gagawa ko. Ang sabi ko lang sa mga lola ay, octobus. Ibig sabihin, darating na ang bus at kami naman ay papasok na. So, grabe. Sabi ko nga, ang lahat talaga ay pinaghihirapan. Pero, syempre, bukod sa ako yung proud din po kay Michael, kay Princess, na nag-edit po ng video natin. Kasi never silang nag-complain. Basta isi-send ko lang yung video. And then ako, video na rin, nag-e-edit na rin po ako ngayon, mga amigo. Kasi maraming mga pending na videos na kailangan kong tulungan si Princess at saka si Michael. Pero proud na proud ako sa kanila dahil never silang nag-complain. Basta sinabi ko, Michael, ito na yun sa'yo. Michael, Princess, ito na sa'yo. Ganon, ano lang sila. So, hindi ko na po chine-check yun. Hindi ko na chine-check, basta isinend ko na sa kanila kung ano yung nagawa na yung videos. Yun na. So, dire-diretso ako salita. Sabi nga, basta pag kay Tia Mama, may solid panonood for sure. Oo nga, solid ako. Kay Waka Waka,
Tsaka, yung mga lolas kasi, alam nyo po, sa mga lolas, natutuwa din ako kasama sila sa vlog. Ngayon kasi ba, hindi na ako masyadong ano sa trabaho. Minsan marami, minsan wala. Pero ngayon, may time talaga ako makapag-vlog kasama ngayon mga lolas. Kaya, sinusulit ko talaga. Kasi pagka dumami na naman yung trabaho, malamang baka hindi na naman ako makapag-vlog kasama ng mga lola. So, yun po. Ang saya lang po, mga amigo. Dahil po sa inyo, number 4 tayo sa buong Pilipinas. And dahil may shout out tayo na Daniel, Earl, Valerie, Lark, ano yun? Diretso sa ta, shot ka muna ng tubig. sabi nga nung dalawin ko rin si Monica, ayun nga, hindi nga namin alam kung saan nakatira si Monica at saka Pueblo. Ibig sabihin, parang dito. So, malayo yung bahay nila Monica. Kung sakali man sila. Anong manok, sabi nga. Oh, sobrang favorite ko to. Ang pambota. Hindi siya... Kaya po ako naninibago po ako sa pagkain nung umuwi ako ng Pilipinas. Kasi ang mga pagkain po na kinakain ko dito, yung pambota, na medyo may katabangan, matabang. Tapos, pag uwi ko ng Pilipinas, sa pagkain, medyo maalat. Tapos, pag kumakain sa resto, medyo maalat, matamis, mga ganun po. Kaya sabi ko, ay, may parang ano, iba yung pagkain na talaga, no, na pag nakasanayan mo araw-araw kainin. So, ayun po mga amigo, thank you po. Congratulations Kuya Raul. Hi. Congratulations Kuya Raul. Nako, dahil po sa inyo yan. So, para sa atin po ito. So, kayo pong nanonood na 4.9 million. Ngayon, ay para sa inyo po yan. Para sa atin lahat ito. So, sa lahat ng yung araw-araw yung panonood na yan, yun po yung kumbaga kabahagi na po kayo o part po kayo ng ating tagumpay sa bawat araw na maraming views. So thank you po. I hope mas marami pang at maging top. Nako, alam niyo po sa akin po talaga yung top 2 na ano, parang yung sabi ko nga top 8, top 10 ganyan, masayang-masaya na pa, paano pa kung mga ganun, di ba? Pero salamat, ayan si Gomer, shout out American Life ko. Congrats sa lahat ng vlogger po na congrats din po sa lahat ng mga tumutulong. Deserve, alam ko po kung gaano kahirap ang mag-vlog, mag-edit, and then mag-isip ng content. Yung content lang po, sasakit na ang ulo mo sa totoo lang. Nakakasakit po, lalo na isipin niyo po, gagawa ng content sa isang araw, 3, 4, 5, tapos iba-iba ang title. Eh di wow. Kuya, nagbago ang panla. Oh, tama, nagbago ang panlasa, sabi ng ganun. Pero sobra, sabi ko nga habang tumatagal ako dito sa Equator Guinea, pagbalik ko dito, yun nga talaga stress reliever ko yung pagba-vlog. Oo, kaya minsan lang pagka nasobrahan naman pahinga-pahinga din. Pero parang inahanap ng katawan ko talaga, lalo-lalo na yung pagla-live. Yung ganyang ngayong araw, sabi ko, nga nung oras magla-live na ako o ganun. Excited ako. So syempre, pag masaya ka sa ginagawa mo, yun yung sasabihin mong success ka sa buhay, yung masaya ka sa ginagawa mo na hindi ka napapagod. Lalo-lalo na ngayon, nagla-live ako, tapos sa 'di ba, kung isipin mo, ba't ako magla-live, ano na lang, mag-video, mag-vlog na, mag-ano na lang ako. Pero yung mababasa ko yung mga comment nyo sa araw-araw, sobrang saya ko po mga amigo. So walang lunukan ito ng tubig. Diretso-diretso bibig. Thank you mga amigo. Lagi tayong good vibes sa So, nagkataon lang talaga nung mga nakaraan, puro problema ang buhay ng pamilya at kaselsa. Pero, sabi ko nga, ngayong araw may problema, bukas move on. O, ganun ang mga ganyan. No? Pero, hindi natin maiiwasan kasi yun, mga amigo. Kaya, sabi ko nga, darating ang pagkakataon na magiging masaya din ang lahat ng ginagawa natin dito na about sa video, ganun. Oh, sabi nga, basta masaya ka lang kuya. Oo nga, masaya tayo. Lalo-lalo na, syempre mas masaya ako kung lagi kayong nanonood, nag-share at nagla-like ng ating videos. Lagi may tawa sa dulo eh. No? Oh, sobrang saya lang po mga amigo. Hindi ako makapaniwala at talagang ang aking puso ay sobrang saya. And then mamaya ibabalito ko kay Chamami to. Hindi niya alam pa. Nasabi ko Chamami dahil matutuwa yung
pagkalaman niya. Kasi lahat ng mga nangyayari sa ating video ay sinasabi ko kay Tia Celsa. Kaya talagang si Tia Celsa ay ganado na isang araw. Nakita nyo, ano? Si Tia Celsa tumatumbling tsaka si Papa Bongoy. Parang tumira ng tatlong katol na... tatlong kahang katol. Oh. Sobrang natutuwa ako lalo na kapag kasi si Mami nang bumanat. Tapos saka si Waka Waka Girl. Si Waka Waka Girl, natural din yung kanyang ano, ang yung ganun na ganun din po siya. Pero pag may mga barat kasi si Waka Waka Girl na nakakatawa din talaga. And syempre kay Tia Celsa na mag-hi pa lang siya. Tuwang-tuwa na ang lahat. And then, sabi kasi pogi ko si Kalinga Prab. Ay, hindi. Huwag niyo akong bulahin. Alam ko, hindi. Tigilan niyo ako. Panes, oh nga. Panes para sa ikuku, gagawin po natin niya. Kasi ang dami kasi nag-share ng blessing. Diba? Sabi ko po sa inyo, kagaya ngayon, 1,300 ang nag-share po ng stars ngayon. Grabe. Bagong sahod kayo, aminin niyo. Grabe, nagsend si Ate Imelda Pedraza ng 1,000 stars si Ate Mean, 300. Ate Mean, uuwi ka na sa Sunday. Grabe, oo nga. Si Ate Mean na taga Japan ay lagi natin binabati yun. Lagi ko kasi nakakausap yun. Tsaka si Tita Christine ng Japan. Talagang close na close ko yung mga yan. Opo, tinatawagan ko pa yan. And then, syempre, ayan, si Lely Beliot 20... $20 stars, si dami oh, umabot ng 1,320. And then syempre, ayan po ay magagamit natin para sa ating Panes for the Stars. Thank you po mga amigo. Ano yun? Iba ang tao. Ano yun? May sinabi siya eh. Iba ang tao mo kuya para sa akin. kahit na nag-iinit na, iba ang tao. Oh nga, thank you ha, thank you. Games uli. Sobra naman kayo, games uli. Sa ibang araw naman. Bakit ayaw ni Diwahana na bumalik sa Ikuku? Hindi ko sasagutin yan. I-tackle na lang natin. I-content natin yan. Bakit ayaw bumalik ni Diwahana sa Ikuku? Yan ang ating pag-usapan at i-vlog sa mga susunod na araw. Bakit nga ba ayaw niyang bumalik doon? Actually, inoperan ko na siya. Sabi ko, Diwana, ganon. Balik ka sa ganon. Balik ka sa Ikuku. Pero may reason siya, syempre. Ayun po, mga amigo. Ngayong araw, ang ganda ng video ngayong araw eh. Yung kay Diwana. Tuwa ako, sabi niya. Kumakatok sa may elevator. Tapos, yung sabi, banyo. Nagulat sila, may sa taas ng tore, may banyo. Sabi ko, grabe ka ako, no? Ang tagal nilang namumuhay dito sa bata, pero never nilang napasok yung tore na yun. And then, iba yung feeling na experience nila yun. Kasi hindi talaga bihira. Wala ako, bihira talagang pumupunta doon. Kasi bukod sa mahal yung pagkain, iisipin nila na yung ibabayad doon, hindi nila basta gagasusin basta-basta. Kaya sabi ni Juana, gusto nga lang niya sa may kustilyasan, sa may mga barbecue. Pero ako yung natutuwa talaga. Ang ganda ng video ngayong araw. Sobrang tuwa ako kay Waka Waka Girl. Dahil sa Waka Waka Girl na yun, nagpaano pa nga ako yung spack niya. Alina, ang vlog namin yun na Mami Kuwana, kung sino ang mas magandang sumayaw ng Waka Waka. So, i-edit ko pa yun. Papa-edit ko. A Waka Waka Challenge. Waka Waka. So, ayun po mga amigo. Thank you. Yun lang po ang aking video for today. Diba? Napakabilis ko lang. Ngunit talagang masaya ang buhay. Masaya ang buhay dito. Minsan ako homesick. Minsan ay babalik na naman sa normal. Magiging okay. Minsan may problema. Minsan may mga issue. Minsan may mga hindi inaasahang pangyayari. Pero yun nga ang sasabihin ko. Kesa, minsan nga nare-realize ko, di ba may mga teleserye sa dati na-addict tayo sa mga teleserye sa TV. Sasabihin ko, hindi, apektado tayo, pero alam naman natin na scripted yung mga nangyayari sa mga teleserye. Pero sabi ko, ito ka ako talaga, ito yung totoong buhay, sabi kong ganun. Totoong buhay sa Africa, sabi kong ganun, puro masaya. Lagi, madalas may problema din, o ganun, o minsan may problema. Pero at least,
alam natin lahat na yung pinanonood nyo ay natural at totoo. Kaya sabi ko, yun talaga yung ano natin, yung pinalalabas natin araw-araw, yung maging makatotohanan talaga, katotohanan lang. At maaaring minsan ay sabihin, huwag na ipalabas, ganun-ganun. Pero yun. Pero sa akin naman, ang aking point dito ay pagka umalis siyempre ako dito, at least alam natin na naging maganda yung ano, naging maganda yung imahe ng mga Pilipino sa Equatorial Guinea. Na, di ba, alam nyo, marami nagsasabi, yung daan papuntang Puerto Bata hanggang Munggo, mo mga Pilipino ang gumawa. So, gusto ko na pag umiikay dito, sasabihin, ito yung paupahan na pinagawa ng mga Pilipino para kay TSS. Ito yung mga bata na to. Ako yung kumain dati ng mga pinakakain ni Kuya Raul. O diba, yung napakasaya na may iiwan tayong magandang pangyayari o magandang ginawa tayo dito sa Equatorial Guinea. So wala akong lunok-lunok, walang kain-kain. So bigla akong magpapaalam sa inyo at bye-bye. Ganyan lang. So ganyan ko rin ba-vlog. Minsan nga, kaya nga sabi ko sa inyo, walang script-script lahat ng mga pinapalabas natin. Kung ano lumabas sa bibig ko, yan. Kung mga normal na vlog, ganyan lang po. So, salamat po mga amigo. Sobrang saya ng aking puso at sobrang ligaya ko ngayong araw dahil na-achieve natin yung ganung top 4. Masaya na ako nung mas and lalo na mga amigo, isa pa po yung paggawa ng bahay nila Chiamami na bato. So, isa yung talaga na maluha-luha ako na habang ginagawa nila Elvis yun. Kasi sabi ko, sa Pilipinas, ako para sa sarili ko, yung kung okay naman ako, kumpleto na ako, pero yung doon pumunta kasi ibang bansa tapos mayroon tayong ipapagawa doon para sa kanila, para sa kanilang kabuhayan, para sa panghabang buhay, sobra iba yung pakiramdam at ayun. So tama na ang drama at tama na po. Tama na. Pero salamat po mga amigo. Ingat po kayo. God bless po. At syempre, abangan niyo po yung mga videos natin araw-araw. Sa alas 7 ng umaga, lagi natin pinapalabas. Alam niyo, napupuwet din ako minsan kasi inaabangan ko yung ano. Kagaya kagabi, di ba, nagko-comment pa ako doon. Pambira, alauna na, hindi pa ako nakakatulog. Gusto kong kasama kayo habang nagko-comment doon, habang nanonood. So thank you po mga amigo. Ciao. Ingat-ingat po kayo dyan at God bless po. Ang lahat ng ating tagumpay ay tagumpay po ng Pilipino. Tagumpay po ninyo. Tagumpay natin lahat. Mabuhay lagi ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay kahit nasa ang mandako tayo ng mundo. Tayo ay magpapakitang gilas na tayo ay laging mabait at mabait sa ating kapwa. Thank you po mga amigo. Matulog na po kayo. God bless. Adios.